Gusto mo ba ng makapangyarihan at matagumpay na buhay? Yan ang tutunghayan natin sa salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Sinabi ng salita ng Panginoon in Luke chapter 6, verse number 19, "And all the people were trying to touch him," concerning the Lord Jesus Christ, "for power was coming from him and healing them all." Bakit ganun na lamang ang kapangyarihan ng Panginoon na lahat ng mga tao na hahawakan siya, sila po ay gumagaling? Sila ay nagkakaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Jesus set the example of how to have a powerful and matagumpay na buhay. Everyone who touched him were healed. Now, ano ang sikreto ng Panginoon in verse number 12? Sabi ng salita ng Panginoon in Luke chapter 6 verse 12, "It was at this time that he went off to the mountain to pray and spent the whole night in prayer to God." That's the secret of the Lord Jesus Christ. He went to the mountain to pray. He spent the whole night praying and communing with the Heavenly Father. If we want to be powerful, karoon ng tagumpay sa ating buhay, let us spend time with the Lord. Spend quality time with God, who is the source of our strength, who is the source of our power and even our success. You know what, guys? The promise of the Lord is that God will bring healing and freedom whenever we come to Him in prayer. He intercedes us to the Father and He calls us and empower us. Mga ka-life pointers, if we want na ang Panginoon ang magbigay ng kapangyarihan sa atin at maging matagumpay ang ating buhay, come to Him. Just pray to God. Spend quality time with God. The command of the Lord is pray. Pray to Him. Believe that God is listening to our prayers. Nakikinig palagi ang ating Panginoon. Ang gusto lamang niya sa atin is we need to come to Him in prayer, humble ourselves, and communicate with God. The warning is, when problem comes, it's just a test of faith. Gusto lang ng Panginoon na maniwala tayo sa Kanya at lumapit sa Kanya at makipag-commune sa Kanya. Pero hindi tayo magkakaroon, mga minamahal, ng makapangyarihang buhay at very successful na buhay if first of all, wala pa si Kristo sa iyong puso. Gusto niya na pumasok siya sa buhay mo. Tanggapin siya sa iyong puso. Repent from your sins and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya kung gusto mo siyang tanggapin, gusto mo maging matagumpay ang iyong buhay, open your heart for Jesus and receive Him as your Lord and Savior. Just follow me with this prayer. Just say, "Lord Jesus, thank you for your love. Thank you for dying on the cross for me. I acknowledge that I am a sinner. I repent from my sins. I believe on Jesus that He alone can save me. I now open my heart for Him and receive Him as my Lord and Savior." Amen. If you follow that simple prayer, just believe in your heart that you are now born again. Just believe in your heart that you are now a child of God. Just believe in your heart na meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. And you know what? Gusto ng Panginoon na maging matagumpay ka. Just come to Him in prayer and commune with God. That is our life points today. God bless you.